Hello. Uy, Ben, try mo nga yung kung ma-access mo yung folder ko na Dota Finals sa JR Neo. Kasi, ano, kung ma-access mo, edi... Dito sa ating network? Ah, sa network sa LAN, sa dorm. Sige, ano yung hanap ko ngayon? Yung finals. Dota Finals. Ah, Dota Finals. Ito, ito, na ako. Na-access mo? Sige. Na... Ay, file, error file reading. Ah, hindi yan, yan yung latest eh. So, gine-generate pa. Ito yan. So, yung hindi sumunod dyan before. Pero na-access ko yung folder ko. Okay. Gumagana yung... sumunod na file just before the last. Hindi rin. Hindi rin? Anong sabi? File not found ba? DLC could not open the file. Your input can't be opened. DLC is unable to open the MRA. Yung other files? File reading failed. Halos lahat, ganun din. Oh, pero gumagana sa akin dito. Baka hindi gumagana sa VLC. Ah, open natin, wait. Try mo sa... meron ka bang, ano, Media Player Classic? Wala ata. Oh. Ano bang file type na? .avi. Try ko yung ano, diba? Sige. Media Player. Try ako live stream na parang, ano, build. Pero kasi, yung mga live stream dito, siguro kasi naka-proxy tayo. Ayaw ng Windows Media Player. Ayaw din, ah, okay. Well, depende na lang sa player. Depende na lang. Hindi, yes, sir. Yeah. hindi pala nakapag-toss na kung saan side sila. Sige, try, tanongin natin sila muna kung mag-uulit. Iparoll mo na lang, tapos pataasan. I mean yung, ano, kung sino send-send-y. Okay. Record na ba? Yo. Try ko din. Ay, hindi lang. Sige, go lang. On ko din shops ko. Double recording. 2.2. Sige, para dalawang ano, perspective. Yung battery files. Ayun. Try.
Stereo mix na ako. Buwan natin. Sinumulan ka na recording. Para sa akin, hindi ko na alam kung mumbra. Try natin. Hello, hello, mic test. Hey guys, ayan. This is the game 1 of finals. WWE versus SG, ayan. Introduce ka rin, Ben. Hello, good evening. Good morning na pala. Good evening. It's signal number 1 here, casting from... UBN 615. Ayan, ayan. So, ito naman ako, si Katits That Smiley. Meron din ako mga co-casters dito. Ayan, introduce kayo. Hey guys, MM. Uy, MM. Tiano Rizada from Navi. Warap, warap. Meron tayo mga friends dito, mga neighbors na makikinoon. So, ayan. Sino yung first pick, Ben? Hindi ko na alam sino yung nag-first pick, pero... Para sa Sentinel, Weaver, tsaka Jack Hilo. Ayan, so tingnan na lang natin yung bands. Sa WWE, first ban nila, Bat Rider. Second ban, Miss. Third ban is Prophet. Very standard na ban. Oo nga eh. Low bands yan. Na medyo alam nila na may gumagamit lagi ng Bat Rider. Oo. Pagkabit sa S. Talagang ang lakas ni sinamayan ng Bat Rider kagabi si Rice Rice. Oo, Rice Rice. Sa SG naman ang bands nila si Sleepies, Darkseer, Lifestealer, and Dragon Knight. Kaya sa picks naman, WWE first pick Weaver, followed by Jackiro, and Kungka. Ayan, may Kungka, malakas yung Kungka ni ano eh, ni Snow kahapon. Oo nga eh, kasi talagang magiging mga pasok ni Torrent. Oh, making a name for himself siya. Sa SD naman, ang picks nila is Nerugian Assassin and Alchemist. So, nag-isip pa sila ng third pick. So, meron silang meeting hero yung... depende kung mid lane. Baka mid lane tong Nerug. Baka... Makita tayo ng Rice ending. Hindi ako sure. Pero sobrang effective na mag level 6 agad si Nerugian Assassin. Malakas kasi mag-mid lane si Rice eh. Oo. Parang din. Pero may gablish teller, oo nga yun. May nag-gablin ba kapon? Hindi ko lang maalala. Wala akong nag-gablin sa nakas ko yun. Sa akin? Kita natin. Nasaan ko sana ma... Si gablin sa ito naman. Nasaan ko sana makita ko na ano eh, ng smile na gablin siya doon yung sanabi. Saan? Pero hindi niya ginamit eh. Sana, maasa sana ako makita ko. Pero wala. Ayan, supports lumalabas na. Pick nila ng WWE is Atropos. Ito na din ako sa Ultimate Disabler. Talagang pang-tryan kay Alchemist. Ito. Alchemist, baka si Mooshit ang mag-Alchemist. Siya tayo nag-carry kahapon yun, nag-carry gyrocopter. Oo, ayan. Gusto ko yung pick na yan eh, Atropos, kasi yung Alchemist talaga eh. Kailangan nila lang na hindi siya ma-disable para continuous yung, ano niya, yung pin script. Yung pin script, di ba tagos sa BKB? Oo, ano nga tagos. So, fourth pick ng SD is Lina Inverse, ayan. So, meron niya silang... support. Ewan ko, baka mag-gana to eh, mag-offlane yung Goblin Shredder. Baka. Pero hindi ko lang maalala, si ano yata, si Rice, yung nakita akong nag-midlane Goblin Shredder din eh. Hindi ko lang matiyak, pero may naalala akong nag-midlane Goblin Shredder. Pwede nga ano, pwedeng mid. Pero yung problem, downside nga lang, pag mid siya, walang mga puno siya ng mga... Totoo, yun yung problema. Hindi nga, ito, tingnan natin. Pwede rin mid siguro kung papalevel agad siya.
Ito, at yun nga nga. Ay, prediction ko si Rice mag-shader. So, ang last pick ng scope ng Sentinel ay si Faceless Void na. Ayan. So, hard carry, malamang. Oh, hard carry. Ulit. At yung hard carry nila sa Scorch side naman. Pakilala natin yung players. Long Druid na ba? Last pick. Oo, Long Druid. Ayan. Pakilala natin yung players kaya. No, worth mentioning na ano, no, almost lahat ng nakita ko na WWE lineup, meron talagang parang investments sa late game. I mean, kung titignan mo, itong tatlong to, pwedeng carry talaga eh. Di ba usually mga dalawa lang siguro. May Weaver, may... Isa yung mga spam skills or nuke damage. Pero ito si Admiral kasi may nuke talaga siya na damage. So, useful din na siya. At the same time, pwede siyang mag-transition. Late game. Baka ipakilala na natin yung mga players. Tama, pakilala natin. So muna sa Sentinel, ako lang sa Scorch. Sige. sa WWE, here sa top lane, sa the top of lane, si The Rock on his Weaver. Mid lane, si si Snow in his Kunga looking to make another great appearance. In Defense of the Arsans, bot lane. As yung carry, si Gear.Hexor. Tapos si susupport siya ni Triple H on the Jakiro and Eric Cena on the Atropos. Scorch side naman, and we have Stantin XXX on Lina, playing a support role, Mushin on Alchemist, Burning on Lindin Assassin, so more trailings on sa mid, CD Rice on Dublin Shredder, and for their offlaner, Lone Druid na Bear, Indai as playing Lone Druid. Bilip-bilig ako sa ano ni Indai. Yung bear niya kahapon, nung nakistandin ako, lakas. Oo, talagang parang hero talaga niya. Dito na ako nanonood ako sa mid lane kasi mukhang maganda yung action. Ganda rin yung shredder yung armor region. Totoo. Tamang tama pumunta ata ng Admiral. Kailan yung Admiral kasi pure damage yung splash niya. Totoo. Kaya kung tatamaan niya yung creep. Ayun, kapot. Baliwala na rin yung armor niya siya. Tsaka tama ka pala kuya na sinabi mo na dapat mas mainam sa pakin yung creep kaysa sa yung hero dahil sa splash. Mas malaki yung damage na creep niya. Pero masakit din kung yung actual hero. Kaya lang mas malaki yung damage na parin niya. Pero saka ito si si Rice talagang paminsan. Talagang unorthodox yung or aggressive style ng mid. With studying to dahil ganda yung rune control niya madalas. Saka lagi niyang na-zone out yung kanyang kalaban sa mid lane. Ito ba? Meron agad siyang haste. Delikado. Maka-first blood to. Oh, kaya hindi mo na siguro nag-hook. Hindi lang, medyo lumaki agad yung buhay niya nung nawala na yung nag-expire na yung reactive armor? Yung first skill niya. Uy, matutubigan yata yun. Yung giling-giling. Oo. Kasi diba 7 seconds lang yata yun? Oo, ilang second lang yun. So bumalik yung strength niya. Ay, pero hindi sumapol yung ikot. So, medyo maksan sa mid, sa top na. Wala, dali standard lang. Yun lang. Mas pala mo nag-pupo eh. So, medyo iba naman yung sa
50 minutes in, 16 kills na akin eh. Medyo mataas yata yun. Oo. Mayroon pa rin mga D-Wards dito. Ah, ayun. Oh, di may D-Wards. Oo nga. Tapos, sa video, medyo mahirap pa tayo. Pero kung ma-champion nila na, mawala din yung sa ulti. Saka, ito, may blue ward sa anong barak? Katlosta nila. Taas sila. Ah, nag-blue ward din. Oo, may hand. Ito lang siya, may baon siya. Ah, may baon siya. Hindi, ito parang kahapon lang ito na setup nila eh. Ay, weird. Eh, pero makikita yung blue wards, hindi makaka-atras nila. Late kaya sa kanila. So, medyo malayo na talaga yung stansol na kanila. Hmm, dapat, ano, dapat binapitan pa yung naonte para pakiramdam ko. Kasi nakaka-joke pa siya dito sa puno naonte. Job time spot pa lang. Kaya may weaver, hindi niya makita yung talampas ng puno. Pero yun. Yung joke. Ito ulit sila. Hindi ata niya alam na may June na school. Itap sa yun, tatamaan. That's a dead weaver. Somewhat naman. Tatlong heroes nakaparticipate. Bagong si Shredder, ayan. Wala so, damage ko. Isang pivot? Wala. Wala. Napatipak. Swerte ng time lock na yun. Grenade sap yung Gorzer. Tingin natin, swerte ng mga time lock na naka-ice pat si Jackie. Isang tubig, hindi sa iinom na lang ng tubig si Rizrak. Pero ito bear na out of position. Parpo, masasapol yung bear. Masasapol yan. Masasapol yan, patay na yung bear. Ito naman Rizrak, medyo out of position din. Mamatay din yan. Isang tubig, oh eh. And that's hero. Scorch tayo. Downside niya lang nun, makaka-form. Sinuwerte talaga, buti naka... Buti naka time lock. Hindi naman pala masyado malaki yung effect kasi lamang naman talaga sila kanina. So okay lang na nag-TP sila sa robot. Ayong video lang. Tsaka buti na lang, naka-time lock yung ano yung faceless void. Kasi yun, dahil doon hindi naman tayong kasama niya. Hindi, patay siguro yung kasama niya. Tapos naipit pa si Shredder mga 4 seconds dito sa... Kasi na-trap ka ni Fayon. Tsaka ni Bear, mga... Naka-damage ko ng attack-attack din. So medyo miscommunication ng konti. Hindi naman siguro sila naglalag ng sobrang. So tingin ko hindi naman. Hindi ko lang alam. Hindi naman sila naglalag. Oo. Eh, oh, pang nang yata sa... Wala! Pero yan. Ika-jokan parehas. Uy, minalikaw na clip dito. Ano na naman to? Scout mo na siya. Hindi ko na alam kung sino may mas mabilis ang speed. Pero mo pa, isi-secure ng rune. Oo, wala ka rin. Naka-haze, medyo masakit. Wala siyang sa pa. Oo, pat yung bear. Pero ito, hit block from our master professor, the professor. Block siya ng hero. Tingin natin kung kaya nilang i-bring down. May nag-aabang naman ng support. Uy, may counter hero block ng ato. They should back off. Yung barko tatamaan. Walang tatamaan pala. Pero itong Rizrak, pretty early. Mukhang medyo... Aggressive. Pwesto din ako. Kasi yun, may nilay. O yan, magkakadikit lahat. Pero medyo... Ay, that's another death going, that's another kill going the way of the WWE team. Medyo ano yun, overextend. Kasi walang words eh, kung mapungasin mo. Walang mga words sa map. So, medyo dapat nag-tear sila ng content. Kasi wala yung mga heroes din. Very aggressive yung playstyle. Gambot. Pero kung magpatay agad nila dito, sa tingin ko okay lang. Pero nung nag-move pa sila dito, na in-extend pa nila medyo. High risk, high reward talaga yung play na yun para sa akin. Kasi kung nakill na yung kung ka, malaking bagay dahil ahead up, malaking asin yun ka. Pero tinitingnan ko din yung kanilang heroes kanina. Ayaw ko lang banggitin, pero yun nga, Sila Bear tsaka Rizta, parang kulit nga tayong DPS nila para makapunod. Kanina habang naghahabulan, parang may duda ako na hindi nilang mapapatay. Oh, start na. Sunod ka lang doon. Who's winning? As of now, Senti. WWE, as of now. I mean, sa... 5-1? Anong pwede pa tingin yung line-up? Sino yung nag-stand in, kumbaga? Sino yung nag-stand in? Hmm? Sino yung
mag-ex. Tanungin nila natin sila mamaya. Who's this? Fred is Bursar ba? No. So it's nice. No, this is Fred. Talo to punta? No, like, it's a lot of, it's like, a lot of skill, a lot of luck. Uy, masakit. Pero kailangan talaga ng levels eh. Sobrang useful niya kung mag-level 6 agad siya. Level muna ng kote. Mahirap mag-gump ng ganyan. Pero 9 minutes in, may midas na yung ating Alchemist. Oh, meron? Oo, oh, midas na. Hindi natin napapansin si Alchemist. May kasi farm farming, free farm. Medyo matagal-tagal na yung kanyang midas dyan. Pero, kami ko, lamang yung Alchemist na rin yung kay Boy. Hindi na natin yung last hits and denies. Leading CEO Alchemist talaga, ang laki ng difference percentage is yung 36 37. Kasi syempre yung Void kanina medyo umikot ng onte, ginagank siya. Oo. Tsaka yung ano, yung level 6 ni Alchemist, malaking bagay para mag-last it, para sa pati na pressure si Void sa bot eh, kasi ginagank sila. Oo. Sasabugan yata dito sa top si Alchemist sa sarili niya. Save mo na tayo after siguro dito. Hindi siya. Ito, may initiation, no? Oh, hindi siya. Katulog. Kailangan nila i-counter initiation. Limpil. Uy! Sa pool ng stand. Nice one! Nice chain of stands yun, ah. Hindi talaga. Siguro na-expect na may sense na. Pero kita pa rin, no? Layo ng behavior. Kala ko, pinalit na yung range ng sense, di ba? Oo. Saving tayo mga kapatid. Kita kaya nila yung live stream. Check na lang natin yung SMB. Nakakatakot mo gano'n. Ayos. So, yung mga gank ng opposing team sa Alchemist successful so far. So kailangan siya umatras ngayon. Hindi niya lang. Tingin mo master ba? Yes sir, master. Tingin mo sino mananalo late game faceless void versus Alchemist. Considering na rin na bilis mag-farm si Alchemist. Kung depende sa kung sino mauuna, pero yun nga, malayong mas mabilis magkaka 6 slot item si Alchemist kay Faceless Void. Kaya na sila ng magdas. Alas may nag-aabang yata siyang item kasi one Just take na lang ito, may Lothar's Edge na yung ano yung Alchemist eh. Ah, meron. Oo, battle ready na siya. Ngayon pa lang 12 minutes with the Lothar's Edge. Ano na yung paano nalaman yung kuya? In-over ko lang yung mouse buttons, yung cursor sa icon sa baba. Yung status yung pinakita mo. Icon? Alchemist. Sige lang, next time na lang. Nakakalog na siya, nagkakalog. Uy, pero... Uy, sakto na. Isang stun. Ay! Uy, nice! Ayan! Medyo misplay yun sa ano, sa Lina Inverse. Nag-hesitate siya na konti, nag-back siya na konti. Hindi niya alam kung tinatamaan ng... Di ba pero hindi tinatamaan ng stun kapag tinibig? Tinatamaan yung LSA? Tama. Yung stun pala ni, ano, ni Alchemist, yung kalog-kalog. Tinatamaan ba ang tinibig? Hindi, diba? Tinatamaan niya. Tinatamaan? Oo, tinatamaan yata ako yan. Hindi lang ako. Kasi AOE na siya. Oo. Kasi pag sumabog. Pero yun nga, hindi ako masyado natitiyak. Kasi, tinamaan eh. Stun, things, holy. So, hindi kami kaya sila. Pero, parang ang lapit mo niya eh. Or baka na-miss mo lang. Mm-hmm. Naglakad pa talaga siya ng malapit eh. Yan,
same setup din kaya sa kahapon eh, yung ano nila. NA tsaka support na may delayed stun. Ngayon tapos kahapon, ano sila eh. Leshrac. Shrac yung kapere nung... No? Ang tawag mo dyan? Leshrac. Ikaw yung kagahapon. Oo, yung Leshrac. Kasi, as in, sa simula pa lang, sinabi nun sila na pushing yung lineup nila. Eh ito medyo parang abang sa mid-game. Oo nga, no. Medyo parang ano rin eh, investment in late game kasi may Alchemist. Mm-hmm. Yung late game na Alchemist dadating ng malayang mas maaga kaysa sa late game ng Void. Oo. O simpawa ng Weaver. Kahit nga itong Kungka ma-outfarm ng Alchemist. Yun na nga, mataba yung Kungka. Ang 1,000, tapos face boots, wala yata. Okay. Yung hindi na siya ng Marius compared sa mga peers niya. Kasi syempre, may na siya solid for itself. Mas na-expect natin na may hindi na may initiate ang Linux, tapos... Oo, naku, Marco, ang ganda, ang ganda. Kompleto yun. Sakto yung ginawa eh. As in, yung atropos, ang ganda na initiation eh. Oh, pinatulog yung Lina tapos pinch grip ka agad. Oo nga eh, napansin natin. As in, yung pinch grip talaga yan ang talagang kahit late game yan ang pwedeng makapatay kay Alchemist. Kahit anong gamit ni Alchemist, yung pinch grip talaga yung pinaka sa tingin ko eh. potential na skill nila. Pero ngayon naman, inaalagaan ng ano ng Scourge team yata. Itong ano, bear. Ayun, kahit pa paano tumaba ni Alchemist, self-sufficient na yun. Ayun, nag-push pala nila yung bot, no? So, okay yun. Kaya lang, nagpo-push din yung top. Tingnan natin kung mag-de-defend nila ito. Pero ito, mas mahalaga itong tower ng bot para sa Sentinel, sa Scourge. Dahil... Kasi malayo ilalakarin ng Sentinel, eh. Irani Haggis na yan. Para makapag-push. Pero wala na rin pala yung tower nila dito, so okay. Itong Alchemist, sabi eh, sandali lang farm muna. Itong magandang, ito yung pinaka-strategic na tower kung mag-play defensively. Kailangan na defend ng Scourge ito. Sa Sentinel yung nasa taba. Oo. Malayo ng lalakari compared dito sa... Ito sa Ekenoma. Okay, nandito si Hoan ng Nabi. Hello! Hello! Nalit ko si Marvin at si Leandro. Ito, mapupush na yung top lane. So, medyo ahead na ng onti in terms of tower kills yung Scourge. Sige, check natin yung gold network. Kasi medyo matagal na sa Scourge, 10 points is kill. Paano mo nakikita ko yun? Click mo yung fountain. Yung pakakas yung fountain nila. Tapos may gold sa taas. Ano ba yung gold? Gold ba yun na lahat ng tao? Sa tingin ko, oo. Tapos sa Sentinel naman, parehas lang din sila eh. 10,000. Ay, sa ano yata yan? Sa Scourge team mismo? Yung napapatay na kanilang creeps. Gano'n ba yun? Hindi. Oo. Ako ko lang. Ayun, hindi naman nag-increase yung ano. Hindi, kasi kung sa tao yan, dapat every second lumalaki yan. Uy! Uy! Nagka-kills dito. Uy! Pero nakaganti din ito si Ana, si Lina Inver. Talaga, kailangan mag-level 6 na siya. Ito, level 6 na yung mid. Kanina pa yung nag-ahagis na ito. Hindi ko lang sure kung magandang idea yun. Yung alang master. I mean... Yung Adler nag-buyback. Uy! Dito, bot lane. Ay, no. Na matay yung Alchemist. Uy, sa ano? Sa Faceless Void. Sa bot? Bot lane. Namatay yung Alchemist sa Faceless Void. Namatay. So, kasi na-change siya kaya ka. Oo, na Chrono tapos Ice Path. Ice Path. May
fire level. Hmm, yata. Yun, kung dito nga yata kinailangan. Pero ito ngayon, sa ngayon, medyo dihade yata ang ano, ang Sasha Gaming sa ngayon. Malis na so, laban. Pero sa ngayon, ang nangyayari, may apat na hero dito sa mid para sa Sentinel versus tatlong hero lang para sa Scourge. Na wawalan sila ng EXP. Mas efficient yung Scourge as of now. I mean, may nag-ano pa? May nag-ancient pa? Alchemist naman. Sa top na siya. Pero yung ano, Void. Hindi ko lang sure, maganda idea yun kung bakit yung trip yung Minigas niya. Oo. Sa ngayon, dapat yung malaki. Malaki yung XP. Although, syempre, mas malaki talaga yung gold. Kasi fix yung Midas. Mas malaki yung mga earn niya. Pero, mas sabihin ko... Sa ngayon, EXP pang kailangan. Siguro, sabi siguro niya, level 6 na rin naman siya. Wala na sa... Hindi na masyado nang kailangan ng EXP. Level 11 siya. At what better? Sleep. Appreciate yan. Barko. Turball barko. Oh no. Dapat pagganyan. Nakuti naman. Nga, hindi na inverse. Nakabuti ng swarm pa. Medyo ang ganda ng pasok ng... Nung kung pa. Talaga. Ang ganda ng team coordination ng kung naka. Dawidaw na ngayon. Yun lang pala ang ano. Delikado sa kanila. Si Alchemist lang yung may stun talaga na kahit malayo. Lagot. Sasabugan. Bogapar. Pero hindi tama lang, na-defensive sila sa ngayon kasi dalawa lang sila eh. Wala pa silang crowd control masyado. Maliban sa utot. Ah, syempre, siguro din sa ano yung chainsaw. Pero ito, yeah, withdraw sa bangko. Katalo sila sa clash yung defensive. So far, yung best ano nila, best way to advantage yung to make the situation eh. Mag-gunk sila. Oh, gunk. Mas gunking capable sila eh. Pero yung sense din, gunking capable. Pero I mean, may Nerubian assassin na tapos mo. Mag-pulit, mag-go, mag-go around sa map. Meron ka pang ano, Alchemist na may loss na. Oo, ma-act. Na pwede siyang maka one hit wonder. Pero yun nga lang, nahihirapan siya maka one hit wonder. Medyo magkakadikit yung mga senti. Nahihita na, magkakalapit sila dagat. Eh, yung mga nag... Ito, kuya. Yung next item na Alchemist, eh... Ang tawag mga baga. Iras na. Oo, so, kung tingin mo, tama bang item yun? Tingin, ganda siya eh. Oo. Kasi it's okay. Although... Yung region kasi, fix yung region ni Alchemist, diba? Yung pag nag-pointy siya. So kung ang papalakiin mo yung armor, instead na palakiin mo yung HP niya, mas useful, mas malaki yung, I mean, yung regen, mas ma-effective. Kasi kumbaga, kung 80 regen per second yung range niya, tapos malaki yung nare-reduce na damage, so mas effective yung ako naman. Yung regen. Kung paid kung papalakihin mo yung buhay niya, pero yung damage receive niya kasi hindi naman malaki yung armor, eh, hindi effective. Ako naman, tatingin ko ngayon, dapat, kasi maganda farm niya eh. Kung nakakaya siya na hyperspeed, kaya niya yung pre-play. Hindi sana, para sa akin, nag-ano lang muna siya.
dito sa may withdrawal sa bangko ng ancient. Triple na yun. At triple ba yun? Oo, laki pera yun. Ano yun nga, kung may ma-afford na naman yung alchemist, sana, nagtanim na lang siya, radiance mo na bago yun. Ano. Pero, siguro personal preference yun. Medyo di problema lang pag radiance na gano'n. Medyo malambot siya. Although, syempre, range malaki yung buhay niya. Pero, kasi tingin ko, kaya siyang kainin niya. Kaya pa siyang kainin, ano? Point, pag makro naman lang. So yun, di, kung gano'n, di, parang tama lang nag-easy siya. Matutukwasan niya, walang tao doon. Weaver naman, maka-invis. Uy! Ito, yung Grizzard, tingin natin, kumaka-time off pa siya, pero stun change, sapat na sapat. Makro, pero wala rin sa side. Makro, kaya sa hat, sa tunat. Yung Gmail Burst, tatak sa pabila, pero i-bleed nila yung ating Goblin Shredder. Si Active Armor, sobrang laking bagay. Itong Anub, may X marks the spot. Tapos ma-ice spot siya, patay yung Anub. Lamang nasak lang talaga ang side effect. Oo, laking kalamangan. Tapos, although sa towers, patas na rin yung towers kasi two downs sa... Although, first year ba yung tier 1. Yeah, tier 1. Sala yung kanyang ano ko. Wala siya masyado na hook doon. Or baka fake hook lang. Oo, okay. Para manginig. Tapon. Yun. Pumasok na. Ito. Ito natin. Uy! Pero naka-blade mail pala siya. Ayan. Tatakot silang effort sa pagpasok. Ito, as in, tama. Tama yung ginagawa ng WWE para sa akin na talagang pressure nila, push the pace. Kasi alam yata nilang kung hindi, itong bear, napakalakas na carry. Parang kung sa in the right hand, baka ma-out carry pa niya yung, ano, yung void, itong bear. Pero, syempre, kung ano ka rin, kung SG ka, ayaw mo rin naman siguro magpa-behind. Medyo masabi na yata silang behind sa ngayon. Pansin mo ba yung bear, meron na siyang SR, o nga, no? So kaya pala hindi mag-radiant yung ano, alchemist. So, withdrawal na naman ito. Pera na naman ito dito. So, ang utopia, may board. Wait, saka nakuha. Asta kasi daw, o... Ay, ayang. Hindi niya abutan yung iba. Ako lang siguro, ayaw akong pinapaabot sa tower kasi mas mahirap mag-lapsit sa tower. Mas mahirap mag-lapsit sa tower. Saka pagkaling naman mag-lapsit kasi ano, ni Mushit, so... Oo. Bilis nga yung apartment. Oo nga eh. Under 9 minutes yung kanyang Midas, tapos... 27 minutes, Assault Crest, tsaka Lothar's. Galing, galing. Ay, check mo na tayo. Gusto mo mag-save ko yan? Ay, mag-save ko na ba? Second save, wala pa. Oo nga. Sige tayo lang, it's casual. Sagot tayo, mag-win na DC. Oo nga. Tapos mo, mag-win na DC. Ay, yung ano, Alianza versus... Parehong team, hindi DC lagi. Uy, hindi niya alam, tumatambay siya dito, nakikita siya, oh. Yung ano mo. Okay. Worth na, hindi niya alam. Nice sense mo, no? Yun yung ano kanina, yung reward kanina eh, yata. Ay, oh, ito ko rin ba yun? Ay, hindi pala. Oo, hindi pala. Oo, hindi pala. Mahala ko rin yun. Kasi active, ang ice pack ng Shakira. Pero
reason na pinabos ko ang support sa Yakap. Kasi ilang na-release yung spell sa Yakap. Kasi na-release yung spell sa Yakap. Tsaka maganda yung cast anime niya. Hindi siya parang yung less rock kapon at tae. Range pa siya, tas, pero ang laki ng buhay. Makunat. Laki ng buhay. Lahat ang kailangan mo na sa isang support, nasa kanya. Oh, okay. Extra pa siya dahil hindi siya namamatay ng mad na bilis. Tapos yung ano niya, yung third skill, yung... Liquid fire. Sobrang useful nun late game. Oo, totoo. Kasi i-attack mo lang ng... Oh, yun na, oh, ayun, nagkakagulo na. At least, nabibigay pa na siya. May pinsgrip. Ayun, nice. Nagpunan ng may barko. Barko, papasok pa rin yung sasak ng Invis. Sa pinsgrip. Tingnan natin. Invis. Pero nalock siya. Natatimelock siya. Suntukan pa mga pinsgrip. Delikado lang siya yun. Hindi niya kaya makipagsapakan pag may basher. Ayan. Sayang ko tumama yung... May tatamaan yung Gorzer. Tingnan natin. Ang daming backtrack mga kapatid. Dari yan. Wala na siyang range. Oh! Uy! 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 Nice one there! My alchemist! Grabe ako! You know? One versus three siya doon. Kahit wala na siyang range. Oo, grabe. Yung kutot talaga, laking bagay niya kutot. Minus armor kasi. Tapos meron pa siyang ano, assault kiras. So talagang sobrang minus armor. Then talagang ano, nag-pay off yung AC. Sabi ko, buti kumuha ng AC. Eh, tama-tama dito yung bear melee. Kung gusto niya makipagsambakan yung late game talaga kay Void. Kaya. Magbabasher siya eh. Pero kanina nababash siya eh. Grabe yung Void. Oh, parang... Patingin ko talo pa rin yung nababash niya kahit anong gamit. Hmm. So kailangan na i-basher din siya or mag-butterfly siya or something. Kung tsaka kung may basher si, ano, si Alchemist, mas makakabash siya kaysa sa Void. Kasi mas mabilis siyang mag-attack. Oo, oh, diba? Ang bilis ng attack, ano yun? Ang attack, fastest team. Base attack niya kapag nag-ano siya. Ay, ito pala mga kapatid, pag ang base attack ni Alchemist kapag nag-rampage, nag-chemical rage siya, pag level 3 is 0.5 lang yata. So, oh, parang 1 yata, 1.2. 1.2? Alam ko maliit eh. Oh, basta napakaliit. Oo, oh, pero hindi ko mga 0.5 actually. Oo, oh, ayun. Pero ano nun? Ang... difference nun sa normal base attack na 1.5 yata or 1.7. 1.7. Kapag ang items ni Alchemist eh mga increase attack speed, mas malaki yung increase. Oh, I mean, yeah, percentage wise mas malaki talaga yung increase noon kasi base attack yung pinapalaki ng ano eh. Ah, sa base attack kino-consider yung attack speed increase like Assault Kiras, Hand of Midas. So, since maliit yung base na attack mo, kumbaga meron kang sabi natin plus 200 yung attack speed ni Alchemist. So, meron siyang plus 200. So, ang attack speed niya is 300 kasi plus 200. So, one third of the time ng base attack niya, attack siya. So, kung 0.5 yung base, attack siya every, ang bilis nun, oh, every point 2. Oo, basta parang siya nag-ano, nagdidiktik ng bawang. Pero yung plus 200, malaki na yun. Parang dalawang mask of madness. Plus 200. Pero ganun siya yung kung paano nag-work yung attack speed. Compared mo na lang sa kung normal heroes na 1.7, kung merong halimbawa, itong Jakiro. Plus 200 na attack speed. Ayan, sige, yung Jakiro, 1.7 yata yun. So, meron siyang plus 200 din na attack speed. So, 300 yung attack speed niya. Ang attack niya, 1.7. Kaya, nangyayari na, uy, makikita yung ano barak. Hindi alam yun, uy, alam na niya. Dahil na-attack na siya. Kaya kahit kailan yung kunwari, kahit anong item bigyan mo sa Jakiro, kapag magkapare yung item Jakiro tsaka halimbawa Magina, mas mabilis yung Magina. Oo. Dahil mababa rin yung base attack time. Oo, medyo mababa rin yun. Pero hindi naman masyado. I think, pinakamababa talaga yung Alchemist. Oo, oh, Alchemist talaga pag nag-chemical sa range, yun talaga pinakamababa na attack. Mamaw talaga, mamaw. Kaya parang Ninja Turtle yun. Kasi mukha rin siya Ninja Turtle. Oo, totoo. Sino nga ba yun yung may dalawang ano?
sa Ninja Turtles, sino yung dalawa? Donatello yata. Donatello. Hindi ako nakakatihak. Eh. Ano ko sila yun? Yun, yung basher nila. May anak lang siya sa dito. Anak na pala si Ninja Turtles. Sa dito. Ano talaga siyang Ninja Turtles? Itong gusto mangyari ng ano actually, ng SG. Ayan, naka-basher ng Russian. Ay, sorry, sige. Parang ito yung, para sa akin, nakikita natin yung flexibility na SG as a team. Napaka-skilled nila dahil kahapon, angle nila kaagad, pushing strat. Ngayon, nakikita natin yung style nila. Turtle muna na onti hanggang sa maka-items yung kanilang dalawang carry. Ngayon, umuobra natin. Mo, bagamat 79 yung stats, feel ko confident na yung score yung. Kaya na nila. Kaya na nila makipagsapakan. Kasi sa kanina talaga medyo may nahirapan sila sa flash. Kasi sa mga 70 talaga medyo flash talaga. Hindi naman most, pero yung Janino and yung Marco and yung Proto pala. Medyo delikado na sila doon kasi tumatalo sa beating. Okay. Medyo ang laki ng PO. Yung difference na ano ng levels, yung Tasteless Void 17, yung ating Alchemist level 21. Oh, ano, taas pa ng level 17. Hindi ko yata nakakamiss ng isang ano, ng isang Midas cast. O, nasulit yata niya na kung sa'yo Midas. The play effect ng item. Ayan, meron na siyang abyssal, delikado to. Napakabilis na abyssal rin for me. Ito, patayin. Uy! No, nice one. Buti yan yung inuna mo kasi yung Phoenix Grip yung pero meron sa yung barko na BTB ka na po eh. Ayun, so meron. Inisla atras, dapat inisla. Nainisla mo na ng BTB kasi hindi na punta ko kailangan. Naramdaman niya na hindi na naka-counter attack yung Sentinel. Buti yun yung hindi niya na BTB yun. Tapos tingin ko mag-BKB ako kung ako yun. Ako rin actually. O mag hinahing na hindi ako nakapag-BKB. Ito, Rax na to. Ayan. Number Rocks na to, may Aegis pa siya, tapos wala yung Phoenix Grip na sobrang yun lang ang title kung pumatay kay ano, Alchemist. Pero yung Chrono rin, pwede rin naman pala. Pero, Rocks na to kasi pag Chrono, ang FF ni Void, hindi si Alchemist. Yung Bear. Ports din eh. So after Chrono, Void pa rin siya, hirap siya patayin. Ano? Ito, Chrono na, BKB na siya. Hindi, pero inuna niya si Alchemist. Medyo okay din yun, kaya lang na may Aegis siya. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Okay, pero nice barko, nice flash. Uy, pero na-slip. Yung Lina. Na-slip yung Bear. Oo, na-invulnerable sa sleep. Nag-dust yung Alchemist dito. Ano? Pero boy pa rin na. Fingrip yung Randy Sartre. Ayun, nice one. Uy, naku. Freeze attack. Delikado. Taking place dito. Hindi niya nakita si... Pero isa pa, ayan. Yan. Uy, nice. Uy, naku, makamatay din yata lahat. Patay itong Vizrak, baka. Hindi, na-fever siya. Isa pang ikot-ikot. Pero next. Isa lang. Isa lang sa saan. Kailan yata siyang nice, ano yun, nice counter. Pero na-push yung ano. Very good counter, ano, counter push. Oo. Nag-respond accordingly talaga yung ating Sentinel side. Kita nila yung kanilang composure, parang hindi sinataranta. Tapos nandun pa rin yung kanilang teamfight, BKB, time walk in, chronosphere, tapos... Wow. Talagang pag maganda yung position nung clash ng Sentinel, maganda yung teamfight nila. Tiyan mo kanina, parang kakasabi ko lang, okay lang, wala yung barko. Tapos doon nakita natin yung halaga ng barko dahil ang bilis ng cooldown. Tapos yung Chrono, yung pasok niya talaga. Sapat. BKB siya nung pumasok siya eh, talagang napansin ko talaga na BKB siya, ang laki niya eh. Oo, ang laki niya eh. Alam mo kung pala ko si Roshan yung pumasok. Sure na ayaw niyang magpa-disable pagpasok niya. Pala ko si Roshan yung pumasok yun, para si... Business boy, yun yung lumakas. Pero yun, bagamat nakaano sila, it remains na may one rocks down sila sa mid. Yung mas mahalaga pa talaga na rocks. Malahalaga talaga ng cracks eh, kasi ang deep na ng gold na ma-earn nila. Oo. Sa mid. Wala nang kwenta. Lagi sila mag-pressure mag-defend na mid. Isa yun sa pinaka, yun ang pinaka gusto kong ano eh, na rocks down yung mid. Oo, siyempre. Kasi mas malapit yung lalakari ng Nix Summit eh. Kumbaga, mas mabilis ma-pressure yung mid. Oo, totoo yun. Mas malapit. Thank you.
ikaw mo ano to mag butterfly items para ako yung next item sa kanya mag butterfly. Oo, dahil sa dahil sa kaya niya tapatan yung talaga si Blue. Siya mamamatay na ng elevation kasi yung void naman eh sa tingin ko hindi naman siya mag-MKB. So kahit since di ba nga may regen siya na exact yung regen niya pag nag-release siya. Meron siyang evasion, meron siyang natatay yung armor niya. Kumbaga, mas malaki yung regen, malaki yung malaki pa rin yung hindi masyado nababawasan yung buhay niya dahil sa regen at may evasion. After yata talaga po yun. Dapat butterfly. Butterfly yata talaga dapat. Naka-butterfly finish kasi siya. Since, di ba nga, nagsabi lang natin kanina na yung attack speed sa kanya mas useful. Mas, kaya nakapag-awal mo. Mag-awalik wonder siya. Pero, okay, naka-defensive mo. Cool. Mag-isa lang siya. Bakit siya pumasok na mag-isa? Tama, masyadong marami yung ano, yung kanilang DPS sa squad side. Weaver, hindi dapat ina-underestimate yung Weaver na mag-inig. Matikas din niya, no? Pero, gagawin na siya, mid-script din niya. Nagawa na siya ng apat. Well, but ngayon, wala nang pin-script. Itong next nila nalabanan, wala nang pin-script. Wala siyang pin-script. Mukhang medyo may cult may advantage ng Scourge dito. Kasi matagal ng pin-script, talagang anti-allocate talaga siya. Ginawa nga talaga yung skin para sa kanya. Tsaka sa Nikes din pala. Nikes din. Dapat kailangan, dapat i-pressure na nila ngayon. Uy, save mo na or mamaya na lang. Ginawa na lang. Ayan na, pumasok siya, may blade siya. Tsaka may bloodstone na rin nga pala. Pero dito sa likod pumasok ng ating alchemist. Binaba natin yung gap. Si Chrono lang lock po, delete na. Kahit alak siya. Huwag mo mas. Chrono, may napatay niya. Ayan, Chrono lang. Pero yun, nakasama siya. Oh, ito may barcode. Pero wala yung support. Sala yung barcode. Oh, pinofocus down yung ating Gozer. Kahit malaki ka, kapos ka. At yung MD. Pero ayan, ako delikado. Mukhang comeback that's talaga to. That's a GG. Kasi, I mean, advantage na talaga yung Sentinel kanina sa kills pa lang and sa goal. Pero, syempre, yung Alchemist talaga, advantage yung Sentinel sa goal. Talo-talo natin na yung saka, huwag natin ni, ano, we should not underestimate itong contribution ng Bear. Nakatatakot yung Bear kasi, syempre, pag pumasok siya, parang nakatatakot ka na, that's the guy kasi. Iba na talaga kuya, no? Basta prof, eh. Basta prof, ano kuya, iba na talaga. Iba na talaga pag finals, medyo, hindi natin yung alam kung ano mangyayari. Tsaka doon si ano to, si Kuya Shantong nag-bear. Pero, ayun, nag-call na ng GG. Hindi, ba't SG yun? Hindi, may nag-call na yung ano, WWE kanina. Tsaka Rock, ano na to? Illegal logging na to, puno na. Eh, lagi illegal logging na. Isa pang Laguna pit. This is game 1 of finals, panalo ang SG. Best of 3 ko, so tingnan.